ano, 1 year pa lang. Iniwan ako ng nanay namin. Tapos, yung tatay ko naman, nakulong. Nakulong dahil sa nanay ko. Hindi niya alam, 3 araw na ako nalipasan ng gutom. Pero pinipilit ko, sabi ko, ay baka may magpagawa. Yun, naglalakad ako, busa ko dito. Sabi ko, baka may magpagawa eh. Magpagawa at least. Eh. Nagbubuhat kami mga bakal. Kami taga-buhat talaga. Tapos yung sinumpong ako, oras na pahinga yun. Siyempre, 12 pahinga na. Ano, before 1, bago dumating yung alauna, sinumpong ako, natutulog ako. Natakot, dinala ko sa, pag-gising ko, nasa ospital na ako. Sabi ko, tapos wala akong magawa, inamin ko. Kasi tinago ko talaga kasi bawal lang may sakit na epilepsy. Delikado kasi sa construction. Natuwang nga ako sa pagda-drawing ko eh. Kasi yung dati nag-drawing ako, hindi na ko naman talaga nakukuha yung mga artista. Hindi ko nakukuha. Nag-pursige lang ako. Kasi nga ano, dahil wala na ako mapasok ang trabaho. Sinikap ko talaga naman. Na-develop lang yung talent ko sa ano, pag-portrait. Ayan. Kaya medyo humuhusay na. Eh, lalo ko namang pinagbubuti. Yung parang minahal ko na yun, kasi inisip ko na ito na yung trabaho ko eh. Wala man ako ibang mapasukan. Ano, yung lahat ng ano, kinikita ko doon sa kapatid ko. Kasi nakikitira ako sa kapatid ko. Tumutulong ako doon. Sa pagkain, pag meron na akong kita, inaano ko lang yung pamasahe ko. Tapos yung budget ko rito, nagtatabi ako. Tapos binibigay ko lahat sa kapatid ko. Kasi ano eh, yung maliliit pa kami, ano eh, iniwanan na kami ng nanay namin. Ako ano, 1 year pa lang. Iniwan ako ng nanay namin. Tapos yung tatay ko naman, nakulong. Nakulong dahil sa nanay ko. Tapos ngayon, hinati-hati kami magkakapatid sa probinsya. Inano kami sa mga tiyahin namin. Nagkaiwa-iwalay kami. Okay lang, nakakapagod rin yung pag-drawing. Pero ano, pag natapos na yung drawing ko, na maganda eh. Nawawala na yung pagod ko. Tapos pag natanggap na nila, natuwa sila. Nag-i-enjoy ako. Kasi yan eh, marami ako napasayang tao eh. Nag-i-enjoy ako. Marami pupuri sa akin. Natuwa nga ako. Handa yung mga ano sa akin, ay kuya, ang galing-galing mo. Hindi ko kinikwento sa kapatid. Hindi ko kinento. Hindi niya alam ano na yung 3 araw na nalipasan ng gutom. Hindi niya alam 3 araw na ako nalipasan ng gutom. Pero pinipilit ko, sabi ko ay baka may magpagawa. Yun, naglalakad ako, busa ko dito. Sabi ko baka may magpagawa eh. Magpagawa at least eh. Gusto ko talaga yung maging ano, yung pangarap lang, pangarap architect, gusto ko talaga maging architect. Gusto ko mag architect interior designer. Gusto ko magpaganda ng mga ano, yung loob ng bahay. Yun lang nang hinayang ako. Kasi hindi ako naging architect. Pero ano na rin? Yung itong binigay ng Diyos sa akin. Marami akong taong napapasaya.
masaya na ako. Kasi ito talaga ang inano ng Diyos na binigay sa akin na ano, mag-drawing. Siyempre, i-share ko yung ano, yung talento na magpasaya ng tao. Isang paraan yun para ano, i-forsige yung sarili, huwag panghinaan loob. Maging ano tayo, maging matatag tayo. Ganun talaga yung ano, yung buhay ng tao sa mundo. Hindi parehas eh, di ba? Ganun talaga. Kaya ano, huwag tayong panghinaan loob.